Magandang araw po sa ating lahat, mga kakosa. Ngayong araw po ay araw ng Linggo, December. Merry Christmas sa ating lahat, sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga kababayan at nanonood. Merry Christmas sa ating lahat at napakalungkot dito sa Saudi dahil hindi mo ma-feel yung Christmas. Di bali at sa lahat ng mga nandiyan sa Pilipinas is Merry Christmas sa inyong lahat yan. Ngayon nga pala mga kakosa ay napakalungkot na nangyari dahil kagabi is hindi na naman ako napasahuran ng malibang tatlong buwan sa aking pinapasukan. So, ang hirap ng sitwasyon ngayong dito sa Saudi bilang isang undocumented. Dahil yung mga papasukan mo, hindi mo alam kung papasahuran ka o hindi. At ayun nga, nangyari na sa akin sa ilang beses. So, iniisip ko, parang ang malas ko yata sa bukod dito sa Saudi, yung ganyan, na hindi tayo pinapasahuran. So, kagabi, kinuha na yung susi ng sasakyan at saka hindi binigay yung pera ko. Kaya, ito, subukan ko ulit na papasok dito sa mga pinapasukan ng mga kasama. Nakikita ko naman sa kanila, medyo minsan delay yung sahod, minsan okay, pero hindi naman katulad itong inalisan ko, yung hindi nagpasahod sa akin na talagang napakatagal at sa taon, isang taon ko na pumapasok doon is hindi pa ako nakasubok ng buo ang sahod sa isang buwan, kundi installment. Kulang pa sa mga kailangan. Kaya ito, mga kukosa, is lipat muna ulit ako. Okay, pagsapalaran ulit ako sa mga tropa na pinapasukan nila. Pero sa trabaho, ganun din sa pinapasukan ko. Pero ito, more on salamin sila. Pero konti lang yung cladding. So, mga kukosa, hinihingi ko ulit yung mga suporta nyo na kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag mo munang kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng videos na ating i-upload. Abangan nyo mamaya at titignan natin yung mga kakasama natin. Makakausap natin sila. Ayun na mga kakosa, dito tayo sa site kung saan bagong mapapasukan ko at bagong mga kasama. Pero hindi naman masyadong malaking adjustment kasi dati na nakakasama. Pero hindi nga lang magkakasama sa trabaho. Mga tropa-tropa lang ba? At ito yung ginagawa nila. Ganun pa rin. Sa akyat pa rin. Yan. Taas. Ayan yung makakasama natin. Bali siya yung mga team leader. Siya ang expert sa mga expert siya sa mga salamin. Pagkabit. Kaya ayun mga kakasa, ito na yung bagong trabaho. Hi, Pat! Yan, yan si Beotoy. ganito pa rin yung masasakyan natin. Ito, basket pa rin. Tulad din yung ginagawa namin na, pero dito, karamihan sa kanila, karamihan sa kanila is salamin. Pero may cladding din. Pinutol nila yung ito. Yun ang kadugtong niya. Pinutol nila kasi para dito lang. Kasi maiksi lang. Si Babangga doon. Yun. Mamaya makakausap natin si
kautoy kasi tagal na dito, matanda na dito na tumanda. Kausapin natin bakit hindi pa nakaka-uwi. Sa umpisa na tayo mga kakasa. Akyat na. Sisiran tayo, kapilan. Bagong kasama. Ano? Oh. Ayan, market to. Una sa baba. Ito sa kalsada oh. Eh dito na kami sa taas. Hi Punch. Oh. Bagong mga kasama, bagong trabaho. Ano? Ano? Doon sa baba. Ginagagawa mo na kami dito kami tutok-tok. Ano? Nakikiusap sa pamilya habang nasa taas. Sa mga nasa Pilipinas. Kausap niya sa pamilya niya. Oh, meron. May coffee meet doon. Bali. Hindi ako masyado dito sa salamin na trabaho. Kaya first time. Manood muna ako kay Kuya Utoy. Saan yung glasaker, Toy? Yan, sa takay. Sa? Ay? Yun? Siya muna magtuturo sa akin anong gagawin. Pero sa clading, nakakaintindi na ako. Grabe din palang kainin ng silikon, ano? Malalim yung ano niya, kaya nga pinalalim. Eh, natakpan naman yan eh. Yun importante doon. Yun, oh. Pakita mo naman yung magandang hagod na konti, huwag yung pangit. Baka pintasan na ng mga katropang salamin yun eh. Ah, ganito pala. Pag... First time ko talaga mag-trabaho ng ganito. Ganun pala ang pagsilikon. Ano lang naman yun, mga pamo. Ano? Pamunas. Yung mga kosa, bali, mas mahirap tong trabaho kaysa yung ginagawa namin na cladding. Mas mabigat. So, sumasama sumusunod siguro, pagkabit ng salamin, mapakita ko sa inyo kung gaano kahirap. Sumabigat yan eh. Ano, salamin. Sige na, mamaya na. Mga kakosa, tapos na yung sinisiligo na natin. Ayan si Kuya Utoy oh. Tapos na. Ito naman yung ginawa natin. Oh. Ngayon,
Nilipat na natin to. Basket. Dito naman tayo. Ano mo magsisilikon? Maya-maya, interviewin natin siya. Bakit tumakal dito ng mahigit 30 years? Maya-maya, mga kosa. I-interviewin natin kung ano ang problema niya. Tulad ko rin may problema. Abangan nyo mamaya. Kain na tayo, mga kakasa. Yan. Ah, mga kakasa, kain! Anong ulam mo, kuya? Yung Pilipinong-Pilipino. Oo. Oh. Ayan. Isa naman ay pinatayong manok. Yun. Yan ang Saudi boy. Ito. Kaya magdala ng plato. Yun lang. Yun o. Oh. Kailangan maligo ka. Plastic, bakit yung plastic? Dito. Ligo. Ligo. Kain na. Ngayon na ang Saudi. Sardinas lang, yun ang buhay ng sardi. Kala nyo, di kami marunong kumain ng sardinas. Pag-uwi daw. Ay, kaya lang ito, masarap yung sardinas dito. Kasang sardi. Ay, mga kakasa, tapos na tayong kumain. Pahinga muna tayo, pero i-interviewin natin yung kasama natin na matanda. Nakakaawa din yung sitwasyon niya. Matanda na rin, nagtagal na dito sa Saudi. So, tatanungin natin kung ano yung problema niya, ilang taon na siya dito sa Saudi, at kung may pwede kaya siya makauwi. So, tara, mga kakasa. Ganda na naman ako. Na? Dad? Malamig ka rin ko. Anong taong ka, kuya, nagpunta dito sa Saudi? 1989. No. Wala pa ako sa mundo, ah. Hindi ka ba nakauwi? Ilan taon? 1989. Eh, 1990 ako, eh. Oh. Hindi ka ba nakauwi? Isin lang? Oo! Adya, hindi mo pa ilabot yung gera ng Iraq, why? Wala! In 1990 ako eh. Ano kami sa damam? Nadamam ka dati? Pero sa 1989, nakaka-bakasyon ka naman? Dalawang taon. Ah. Edi... Basta nung ako yung 10 taon ako dito, sa Dawang Mariyad, limang bisa ko bumakasyon. Oo. Kasi malasang pera ko doon sa naman eh. May pasuguan, may waiting. Ganito pa rin trabaho mo dati? Ha? Ganito pa rin trabaho mo? Electrician ako doon. Ah, electrician ka? At saka po, food grader ako. Maraming akin sa doon, may third time. Ito na nga kami namaliyo doon. Ano yung... Nakailang kampanya ka dito? Marami na rin. Walang kumpanya dito. Hindi, yung pagpasok mo, di ba, kumpanya. Isang kumpanya lang ako. Mga established din yan, hindi yung mga kumpanya yan eh. Uh-huh. Ako yung isang kumpanya lang sa Samil. Bago po, pinaparito, di ngayon, nakatransfer ako, di naman ako automatic door. Uh-huh. Dinala ko dito sa
Kasi meron ako mag-program na akong tour na Robert Chete. Pinadala ko ito. Bago pumunta ko kay... Bago na umina na dito, ang Samuel automatic door. Ito, nagpagay niya yung anak. Walang kumpanya ako pinasuhan nitong mayo. Ito, establishment na naman ito kay Mama. Kay Abdullah. Hindi, kailan ka na hindi na nakauwi? Anong taon na nung... Simula nung ako nagpunta rito, 2000, hanggang ngayon. Okay, 2000? Oo. Year 2000. Ibig sabihin, nung 1989, nabakanti ka din sa Pilipinas, pagbakasyon mo, natambay ka rin ng ilang taon bago ka nag-apply ulit? Hindi. Bakasyon lang ako ng bakasyon. Ah. 45 days. Ang bakasyon ko. Oh, di 2000 yung pagbalik mo. Ano, nagka-problema ka na? Sa kwan mo, hindi ka na makauwi. Nakauwi yun nga kay nung kami nagpagawa ng ikama kay ano kay Abdul Pata. O dang na yun nga kinasuhan ako ng 36,000. 36,000? Oh. Anong kaso daw yun? Yung babayaran ko utak sa kanya. Ayun sa pag-transfer sa pag-ayos ng ikama mo? Oo. Ah. Ay nga, bayad na yun. Kasi may kinutrata kami, na doon kakaltasin. Oo. Salamin at saka yung clothing. Oo. Well, maghirap ko doon. Basaga pa nga. Lapas, bawaganin pa ako. Hindi ko pabayaran. Ano mga kumamatay dito? Hindi ko pabayaran nyo. Oo. Ba't ko pabayaran? Ano yun? Nailagay sa makama yung... Oo, laro. Ah, naikorte pala yun. Oo. Di ba may kasama ka? Nagbayad. Nagbayad? Hmm. Natakot eh. Nakauwi na? Okay. Pagkabayad, yung ikamang bago namin, ginawa niyang inihurob. Oo. Inihurob. Hmm. Yun, sabay lang po, kuwi. Kuwi. Nakauwi? O, hindi nakabawi. Yun, okay. Pag nakakausap po si Ini, ano, ano pa? Ito, kakal mo. Buti ka ba eh? Sabi ko, bakit ko pabayaran yung utang natin? Ilan kayo nun na Pilipino? Kami. Tatlo ata kami. Eh, tatlo kayo nakasuhan ng ganun? Mm-hmm. At si Eli ang alam ko nagbayar. Si ikaw lang ang... Kailan naman si Pablo? Hindi. Ay, hindi. Sana madadali ninyo kung may away. Ayun. Yung dalawa nakauwi na sa Pinas. Sino? Yung dalawa na nakasuhan din nakasama mo. Oo, natampot nga kasi nga bayad si Eli. Pagkapagbayad, siya linggo lang hurog na. Oo. Sa kanyang ikama. Saan siya nagbayad? Hindi yan, sa Saudi. Hindi sa makama din, sa korte. Oo. 36 anong, ang laki din ano? Oo, yung kanya binayadan, 29,000. Nagbita sa atin ng lupa, si Eli. Hindi mula 2000 na... Mula 2000 yun, nangyari yun? Hindi. Mga 2007. Yung makikasuhan. O 2000... Bali lima... Alam. O 2007 na. Laki rin ah. Ito na kukuha no? Hindi, napagdala ko na sa Pilipinas. Pakina ko ng pamilya ko. Ay ako, hindi nabali. Anak ko na. Yeah, pero, grabe naman yan. Mas maganda ba rin, makauwi tayo sa Pilipinas. Ano? Ayun ko lang. Hindi bago. Hindi bago. Ba't ibagayari? Bayad na yun. Kasi yung laki ng amin din ito natin ng bahay. Clothing, gumawa pa nga ako ng clothing na sa loob na design, pabilog na paliit. Hmm. Puto na manghirap yun. Puta ko doon, binerdi ko na. Makuha ko lang yung mumuka at saka yung paliit yung takas. Magagano nito kami. Okay, ayun, pinatay na raw ata. Sa dami ng atraso. Namatay na yun? Oo, oh, patay na. Eh di... Ba't hindi ka nagtanong sa embassy? Ito protocol na sa kon mo, ipatay na pala eh. Baka... Ay, putang na embassy.
Sabi ni kahilip mo. Pumunta ka doon. Sabi, tatawagin ka, tatawagin ka. Akin na lang ba, bago ako ngayon, hindi mo natatawag. Pagka pumunta ka doon, pumunta ka doon, nakasikasyon ka sa una. Pag bumalik ka at nagpakilala ka, mga nakatawag na ba sa kwarto, hindi nag-change na ba? Oh. Yung mga simpleng tulong, tutulungan ka ng basi, pero yung mga ganyang problema, malabo. Mas malaki sa akin eh. Million na rin eh. 200 plus. Wala kang maasahang tulong sa embassy pag ganyan kalaki. Oh, pagdating daw sa ganyan na bayaran, parang hindi yata sila aware. Oh, hindi yata sila shoulder ng ganyan. Kasi sa akin yun sa problema ko. Sisihin ka ba? Bakit ka pumirma? Eh, anakapin mo ako. Di ko alam yun. Pumirma ko. Arabic eh. Hindi dapat kung namatay na, dapat na walang visa na yun. Pero yung kopya mo, may kopya ka dun sa porte? Oo. Hindi ako kung tanong, hindi ako kung kami pabayaan ako yun. Ako lang yun. 26,000. Dito lang din sa Jeddah yun? Oo. Hindi ako. Ilong ko kami ng Abdul Patami. Yung Pilipino. Kaya pala naluluko. Bibili ng sakyan. Ang ganda. Oo. Bago... Siyempre, dalawang asawa. May asawa rin. May asawa sa Pilipino. Dalawang asawa rin. Sino? No, si Abdul Patami. Saudi yun? Hindi. Yung Pilipino, yung si Abdul Patami. Pilipino yun? Oh. Ah, kala ko Saudi. Kaya nung ako pumunta sa Saudi, sabi sino nilunong ko sa iyo? Sabi ko yung Abdul Pata. Si, yung mabuti, sabi sa akin. Oh. Nandulubuan. Sabi ko, baka hindi gado rin. Hindi pa kumuha nyo yung tape niya, ano, examen. So, Pinoy ang nagkaso sa iyo? Pinoy ang nagkaso sa'yo? Oo. Ano talaga niya eh, itakso kami eh. Inakso kami eh. Dinampot na ako ng ano eh, alas 11 ng gabi eh. Oo. Hindi ko natakot. Sabi na eh. Excuse me lang. Naarap niya lang. Akala ko, pulis na nakasibilyan. Eh, sakitan ka ko. Hindi pala. Dinampot ako nung sa kanla. Sa bahay ng Arabong kape. May pinirma ang kape. Oo. Ayun pala yun, panag-exercise nyo lang babayaran. Eh, ibig sabihin niya, pinirmahan nyo, kumbaga tinanggap nyo na babayaran nyo yun. Well, hindi ko alam na yun pala ang babayaran. Kaya nga, pero parang ganun siguro kasi hindi nyo naintindihan eh. Oh. Na parang tinatanggap nyo na babayaran nyo. Oh, oh. Pero hindi nyo pala naintindihan yung... Bago nyo pagkakuhan, itatanggap ko kay Abdullah, pinatawag ako. Nando, ang sabi case. Sabi ko, is it case? At ang makama, kalang roho nasa. Lasing sa asara, lasing mo, auditor ka. Ay, ibig sabihin hearing. Ay, hearing. Oo. Ay, dumating ako, sabi ko, hindi ko lang, kita ko sa ito, sabi ko, ano ko, hindi mo. Kaya ako mag-bite ka rin, bakit ko babayarin yan? Sabi ko, babe na yan, atak tayo, nangutra sa sabi, bakit ba ako? Eh, wala ka naman ginagawa. Basta kalala ko po. Nanginigil ka, nanunod ko pa ng tao. Nakakuha ko parang ng 7 linggo-linggo. Hindi mo pinaalam sa amin. Oh. 7 linggo-linggo yun. Sabi ko, wala ako ng dimandaan. Pangkain ko para yung iba-iba. Bakit naman siya ito? Oh, di pala ba na huli? May kasi pa. Pinoy pala yun. Akala ko Saudi. Pinoy? Ibig sabihin, yung kasama mo na Pinoy na nagbayad, sa Pinoy niya binayad yun. Siya ang tumanggap ng pera nung binayad niya. Oo. Pero ang pagbayad niya, doon din sa korte. Ang hati sila nung Arabo. Doon sa korte din yun, nagbayad. Oo.
na doon sa bungad nung aksentuhan. Halimbawa, bago mayroon pang information, bago papasok pa doon sa loob ng may judge, dito ka na nga sa information ng babayaran. Ah. Ay si Eli doon, kaya. Kasi si Eli, takot pa. Ikaw pang loob. Kaya nagbayad. Dalawa sila, nagbenta sila ng lupa sa Pinas? Oo. Okay. May ilang taon na rin yun, ano? 2007? Yung kaya, yung mahuli yun, si Eli, yung asawa yun dito, naiwanan. Kasi nga nahuli. Iparehas din pala tayo. Ba't ka nahuli? Umawag sa akin. Kaya nahuli ako. Bakit? Sabi ko, Mika, mga. Oo, hirup pala. Inihirup ako. Yun. Inihirup. Pero yung Saudi kaya yung kaya? Andit, buhay pa kaya yun? Ay po. Napunta sa akin sa bahay. Bago yung ikama ko, bago, kinuha nila. Sabi ko, kailangan ko zero. Kahit zero man lang. Na zero. At pero kung ako nakatago nun, hindi ko dito. Kung ako yung kasama, ito dito yung ikama ko. At saka alam mong bahay ko, ilagay akong pinuputahan eh. Oo. Oh. Ayaw akong makalis at matanong dami. Barehas pala tayo. Pag nahuli tayo, isusuka tayo sa kulungan. Sumisi. Sa deportation, may kaso tayo eh. Oo, lumabas ka na lumabas. Kaya nga, ako nga, ilang beses na rin ako lumabas eh. Kasi nga, ang nakalagay mo sa testamento. Mabayaran mo yung 36,000. Oo, pero hindi ka pwede makalabas. Oo, hindi ka makalabas ang kingdom. Oo, kingdom. Ganun din sa akin. Na. Ah, yan. Tagal-tagal mo na dito. Alos, ako, 31 na ako ngayon, in 1989. Kamu, di... 32 years ka na dito. Oo, nakapag 33. Oo, nai. Yung bunso kong babae. Yung? Yung bunso kong babae. Bunso mo? Oo. Oh. May asawa na, may dalaga ng anak eh. Hindi pa nakakaw. Hindi. Pero nakakausap mo naman? Oo. Oh, may naman yung social media. Oo. Oh, may hindi ko nakausapin. Masapin. Minsan niya. Wala nyo. Kaya ano lang yun. Hirap naman yung kalagayan mo, kuya. Ay ngayon, amo, ang liit. Mapaan lang kayo kalaki. Makalaki ka ngayon. Kaya nga. Wala ko trata. Kung may ko trata, ang laki na kaya. Ayaw ka naman sa ikan. Ano ito? Wala na. Saka mahirap na rin sa kontrata na ngayon. Sigar nyo pa. Bayad sa kabahan. Marinti. Oo. Oh. Pagkain. Kain pa. Hindi ka... Ay, pagkain. Hindi ako kung... Hindi ka siya... Kapag ako meron tunas. Kapag basta may kapi lang ako, pasukal na. Sige, hindi ako sa'yo na. Hindi. Eh, buti hindi, wala pang nararamdaman na sakit ngayon. Meron na rin. Meron na rin. Meron na rin. Nagkakaedad na rin kasi. Ilang taon na ka na ngayon, kaya? Bali, 63 na. 63 na? Mukha pa siya 63. Oo. Ang
kapalaran. Oo. Ang kapalaran dito sa Saudi. Iniisip ko na makakayuwi. Alam ako, karpintero, hindi ka alam mo nang kita ulit. Umamasahe ka pa. Hindi, pero at least sa edad na yan, kuya, at least nakauwi, makauwi man lang. Ang tama na yung Saudi, ang tagal na sa Saudi. Wala pa rin. Makasama na ang... Mag-iipon ako, ubos naman ang pamilya. At saka yung 36,000, mahirap ipunin yun. Papadala ako sa Pilipinas. Pinasasabi ko sa inyo, anak, lulukoy ka pa ng anak mo. Niluloko ka na anak mo? Oo. Bakit? Ay, awa ko. Sino ugali mo yan? Ito. Tagasa? Bago umarap pa yung manluga ko. Hindi ko alam. Pinakalim ako yung pier sa bangko. Wala. So, hindi sinasabi sa akin. Sinasabi lang sa akin yung kapunit ko. Diba? Oo. Hindi malalang tatay, kailangan po namin pera. Parang anak ko, hindi ko makalabas yung asawa ko, tapos po malalang si Sariano. Pinoy, pera sa buko. Binigay naman nung kapal, nung anak ko buo sa pinagabiliin ako. Wala, hindi rin siya sabi. Nalalaman pa na, nalalaman ko pa sa asawa ko. Asawa ko gawa. Mahirap na ang sitwasyon ngayon, hindi tulad dati, no? Yung mga panahonan na maganda-ganda pang Saudi. Ngayon, lahat mahal na. Lahat mahal na ngayon ang lahat. Alam kaya ng presidente sa atin kung gagawa ng pasyon. Wala yan? Wala lang. Pero lumapit ka na rin dati sa embassy? Amin eh. Pagka nakapag-submit ka ng pangalan, tatawag ka raw, nahimutawag, wala. Bago pang mag-uusisa ka, naroon sa kwarto nagtataguan. Nilalabas lang na isang sekretarya. Sabi ko, kailangan ko si attorney. O sige, lalabas nila. Ang tagal pa bago loba. Alam ko. Lagi sa mga ano, mga propaganda lang. Oo. Kaya naniniwala ako. Ang gobyerno, mga katulad natin, na nagkakaso dito na hindi natin kagustuhan, hindi pa sa tulungan. Suwerte yan nila. Ganyang halaga, ang pagkapayari na pinag-usapan. Yun nga mahirap. Kuya, kasi hindi naman natin ginusto. Oh. Tsaka, katulad nga ngayon, tulad yan, hindi nga daw nila shoulder yung kan, hindi na nila, wala na silang paki doon sa babayaran. Kumbaga, personal na daw. Ang kaso mo, pagkain mo mga kay, yung kumagyan ng babae siguro doon, si Sarah. Oo. Oh. Yun yung kaso ni Sarah. Talaga naman ginahasa, maghahasaan yun. Lumaba, nakapatay. Yun, nag-blood money siya. But yun ang tanimungan ng gobyerno. Ito ang tanimungan natin na biktima na ganito. Lumapit sa embassy. Sa una, kakausapin ka. Pangalawa, ay ako huli mo yun. Ay wala pa dito sa atin yun, wala. Yan naroon na kayo, makatago. O kaya, sasabihin sa'yo, sige, tatawa ka na yung number sa cellphone mo. Tatawa mo kita. Wala, hindi yung natawag. Lagi ka nakatingin sa cellphone mo kung tatawag, hindi. Oo. Oh. Wala. Isang taon na, dalawang taon na, wala. Nagpunta uli ako doon, tatago, wala. Kaya bumalik ka na lang sa isang araw. Alit, namamasahe ka. Ay, saka ko kung ano masahe. Wala ka sa bago. Mayo.
ang kailangan sa atin, yung kaso natin, gaya tayo. Hindi ka lang yung iba nagkakaso, nakapatay, oh. Nakakuha, nakakulong. Eh tayo naman, freedom pa naman tayo. Makapaghanap buhay, pwede ba magpandal sa pamilya? Hindi pa pala na lang. Yun lang ang aking hirak ng loob. May padadala ko, padala ko, wala ako, wala. Ay, sawa na rin sa pagpapadala. Wala din naman nga. Saan ka sa Laguna, kuya? San Pablo. San Pablo? Hmm. Hmm. Ano bang totoong pangalan mo? Hindi Uto yun, no? Hindi. Orlando. Orlando din? Hmm. Ah. Orlando tsaka. Peralta. Subukan ko na sa, di ba na kami yung, ano rin ba? Yung, ano? Di ba na kami yan? Kasi, di na interview? Hindi pa. Subukan so, ko na niya pa, ano po? Kaya nga eh. Babalik pa yun eh. Ay, bakasyon na yun? Hindi, hindi. Babalik pa mag-kwan sa akin. Magkita pa kami nun. Ayun na nga po mga kakosa. Napakinggan natin yung kwento ni Kuya Orlando Peralta. O kaya Utoy. Utoy kasi ang tawag sa kanya dito. Ayun na mga kakosa, sana isa rin yan matulungan katulad ko. Yun nga yung purpose ko kung bakit ako gumawa din ng YouTube channel, para tulungan yung mga ganitong tumanda na dito sa Saudi Arabia na hindi na rin makauwi. At sana pagkatapos yung problema ko, sa tulong nyo, sa tulong ng mga gumagawa ng mga hakbang para mabayaran yung problema ko, is gusto ko rin makatulong sa kanila. Kaya nakakaawa din kasi matanda na, 63 na pala, halos 32 years na dito sa Saudi, hindi makauwi dahil sa problema niya. Kaya yun mga kakosa, i-share niyo itong video na to at paki-subscribe ang ating channel para lumaki at makatulong din tayo sa mga kapwa nating mga OFWs na hindi na rin makakauwi sa ating bansa dyan sa Pilipinas. So thank you mga kakosa sa mga sumusubaybay at mga nanonood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at panoorin. At huwag niyong skip yung ads na lumalabas dyan sa inyong screen para dagdag sa revenue at makatulong tayo sa kapwa nating mga OFW. So hanggang dito lang mga kakosa. Maya-maya trabaho na rin kami. So, salamat at ingat and God bless mga kapasang.